idiot proof lang yun. Oo, basta idiot proof yung mga yan. So, enable, i-disable mo yung home port kapag nag-connect ka na, tapos i-open mo yung serial port, tapos i-change mo yung state, yun, hover connected default to proof, i-update mo yung status. Time out. Para sa'yo update status mo yun? Update status, ako yung nag-define yan. Para? Ito siya. Sabi ng mom ko. Function siya na may status bar kasi. Ah, parang status bar lang. Oo. Oh. Yeah, may status bar. Okay. Pero may nag-update niya. So, chine-check lang niya yung status, yung mga status variables natin, hover connected, image pro connected. Time out. Yan yung method ng ano, main window. Hindi, naka, ha? Hindi, naka-iwalay siya. So, ano siya, member siya. Member siya nung, hindi pa namang lahat. So, member siya, pero hindi siya part ng constructor. Ah, okay, okay. Nasa labas siya ng constructor. So, ano siya, ang tawag dito, yung mga function na ang gumagamit, ibang function, utility function. So, utility function siya nung, kasi ang pangit, ang sagwa pag pinaulit-ulit kayo sa mga event handler. So, yun. So, ginagawa ko lang, so, hover connected is equal to true. Set mo yung status bar. Itong status bar, ano siya? Status bar. Tapos, ang contents niya, mga status bar item. So, yung first item, separator. Sunod na item, ito yung, ito, SBI HT, hover connected. Tapos yung sunod, SBI IPC. Yung isa, SBI MO status. So, ang initial colors nila rin, kasi, sila lang, parang, kasi disconnected eh. Pwede naman yung green. Pwede rin. Actually, mag-change siya to green. So, diba, connected na yung hover. So, good yun. Good status, so green. Babagoy mo yung content niya. Best content niya. So, just plan ako rin ha. Babagoy mo rin yung ano ng button. Oh, alin pa na yan. Display lang yan. Yan. Basically, yun. Update status for display purposes lang yan. Oh, para i-update yung status. Yan, yun, update status. Yun. So, ano lang to? Parang ano lang to? Toggle lang to eh. Toggle, magkabaliktad lang yung mga laman niya. Tapos ito. Okay, ano yan? Yan yung address ng Roborent server. Ano yun? Patakbo ng Roborent. Pwede kong, pwede akong patakbo ng Roborent sa ibang network. Oo. Kasi yan, localhost. Kasi local eh. Yung port niya, naka-fix na. Parang yung idiot proofing, baka hindi pa nila alam kung ano yung port eh. Yung gagamit. Yan. So yan. Teka, dinefine mo yung, pwede ka mag-define ng port gamit dyan sa C-sharp window mo? Hindi, hindi ko na nilagay. Naka-fix na sa API eh. Pwede kong gawa ng paraan para na mabago. Kasi bakit pa? Lagyan mo na lang ng exception sa firewall, di ba? Yun. Yan, pampakomplikado pa yun. Pampadagdag pa yun. Actually, pampakomplikado na yung localhost na yan. Pa nilagay. Hindi, para lang ano. Trip lang. Oo, oh, trip lang. Tsaka mamaya yung, di ba may host file sa Windows folder? Paano kung balatubas yung host file mo? Ayaw mong mag-update yung Adobe mo kasi pirated. Binago mo yung localhost na nakaturo siya sa bogus na website. So, barbero yung localhost mo. Diba? Yun. So, dapat changeable siya. Yun. So, ginagawa lang niya. Ina-update lang yung... Meron pa tayong isang status variable. Ito, IP address. So, initially, localhost. May event handler yan. Na... isang letter pa nga lang na i-type mo eh. Basta magbago yung laman niya, nagre-react na kagad yun. Binabago na niya itong IPV. Pangalan ng event handler na yun. O, yan. Change. Text change. Yan. Na lang. Tapos, image proc connect. Ito. Yan. So. Could not connect to you. So parang yung kanina lang din na yung ano Roborent na API. So, para lang din siyang toggle button para yung kanina, yung same pattern. Pero kung magpo-connect na siya, so yun, not our connect.
kung mag-fail yung connection, self-explanatory. So, makapag-connect siya ng successful, i-disable mo yung address para di mabago, para yung ginawa natin kanina, idiot proofing. Babagoy mo lang yung state, update mo yung status, tapos i-run mo yung image processing ng Roborel. Teka, ano yung mga pwede kong i-type dun sa rr.run na yun? Andun sa API. Okay. Kaya yung class RR API. So yan yung mga pwede kong isulat dun sa... Yeah, executed, variable, get variable. CDL, run. Basically, pwede kong patakbayin yung Roborun gamit yung ano? Pwede mong control, pwede mong... Manipin. Pati yung mga kanina, yung kinakabit ko na modules. Pwedeng dito mo rin, pwedeng programmatic din ang pag-set mo. So, halimbawa, insert RGB filter, tapos may parameters, ganun. Kaso, hassle yun. Doon na lang, di ba? Tapos i-save mo na lang sa robo file. Nakasave yun eh, as robo file eh. Ano ba yun? Na-i-open mo na lang, loaded na lahat ng module. Ginagawa na natin dito para comfort lang. Open mo na lang paraan. May ano lang to, most likely naka-on na yun. Panigurado lang. Panigurado lang. So, naka-on. Yan. So, pwede rin na, pwedeng gawin sa revision siya na pwedeng isang program na naman papatakbo ng lahat. Kaso kailangan tumatakbo pa rin yung ano? Roborem. Tapos yung license version lang ang pwedeng tumakbo ng walang UI eh. Kung tatakbo siya in the background. Ano ba yung gamit na ano? Roborem? Parang trial version to eh. Okay, epic game na. Na lang. Which is okay lang, hindi minimize mo. Kunwari, tumatakbo siya in the background. Okay. Di ba? Yan. Tapos kapag mag-disconnect ka ron... Teka, yan yung portion na gumawa na siya ng thread, di ba? Para doon sa Roborun. Hindi pa. Gagawa ng thread kapag dinis-engage mo yung override. Okay. Meron lang nakalagay dito na papatayin mo yung thread, just in case. Kasi pag... Yun ba? Pag dyan mo nilang ginawa, baka... Hindi, kasi dapat pag dinis-connect mo, dapat mamatay din yung, magsususpend din yung thread. Kaya ako lang dinamay dito. Ito kasi yung part na to, ito yung magdi-disconnect, diba? So, isuspend mo na yung thread bago mo i-disconnect. Kasi pag dinisconnect mo nang tumatakbo yung thread, mag-i-exception eh. Kasi, di ba yung thread natin gumagawa ng mga calls yung sa Roborun? At dinisconnect mo. Yun. So, yun. Kailangan ko ng print out copy ng visit na program na yun. Tapos, itong manual override button. Print mo na. Ang haba yun eh. 196 lines yung mag-uwi. Tama. Print mo lang, ang haba na rin yun. So, itong button na to, yung, di ba initially naka-override siya, manual. Pag dis-engage mo yan, anong gagana? Assuming automated na siya. Ito yung magre-react. So, yeah. In timer. T1 is alive. Ay, shit. Ganun. Ito pala ang unang mangyayari. Ito yung ideally na mangyayari dapat. Ito kasi kapag tumatakbo na siya, kapag tumatakbo yung image processing, edi naka-dis-engage yung override. Ano lang, sususpend lang niya yung image processing thread. Tapos, kung naka-engage yung override... Shit. Sana lang to, sa status lang to. Itong SBI miss, yun yung mga pag magpapalitaw ka ng mga miscellaneous na error messages. Teka, kung suspend, ibig sabihin, pag in-invoke mo uli yung ano... Wait, ito yun. So, after the initial state, pagpindot mo nung connect, pagpindot mo nung disengage yung override, edi ang mag-i-engage yung Roborem.